Hi guys, good morning. And for today's video ay magpropagate po tayo ng spider plant. So dito sa amin guys, tinatawag po itong mais. So ayan na guys, pasensya na kasi sobrang ingay na naman ang manok namin. So ganito po yon. So kung sa pagpropagate naman po nito, ito po yung aking pinapropagate. Kinakat ko lang po itong mga bago niyang babies. So ayan, kung makikita nyo guys, marami po ito. So ikakat na nga na po. So ngayon ay ikakat po natin ito. So ito yung kanyang pinaka-mother. Actually marami na po akong napropagate nito nandun po sa labas ng aming bahay. So ngayon po ay magpropagate po tayo ulit para maipakita po natin kung paano po natin ito pinopropagate. Pasensya na, alam ko naman na marami na pong nakakaalam nito, pero kailangan po natin kasi alam nyo naman po na kailangan nating makuha natin yung ating watch time minutes na 4,000 watch hours. So alam na alam po yun ang karamihan, lalong-lalo na yung mga nagtatry na mag YouTube. So ganito guys, pwede po natin itong i-cut pa ito, hiwalayin, pero sa akin ayaw ko na po kasi ayaw ko masyadong masaktan yung ating halaman, yung ating spider plant. Kaya ito po ay diretso ko na po itong itutusok, so, itatanim. So ito lang na part dito ang aking ikakat. Actually, ito mabuhay na po ito siya. Pwede na po itong itanim. And then ito pwede din po yung itanim. Pero ito nga diretso na at saka ito. Tapos, mayroon pa akong isa na natanggal kanina. So, ayan. Diretso na po natin yung itatanim. So, ito po ay family ng hanging plant. So, ayan. So ang gamit kong lupa guys ay Pure Garden Soil ulit. Nasa inyo na po kung anong lupa yung gagamitin nyo, kasi para sa akin ang garden soil ay pinaka the best po talaga. So ngayon po ay atin na pong itatanim. So diretso lang po natin itong iganyan. So yan lang. At magkakaroon to ulit ng marami pang babies. At yun naman, yayabong na po yun siya once na establish na po yung ating spider plant. So, ganyan lang. Konting diin lang sa magilid. And then, diligyan lang po. Wag po. And then, pagkatapos, diligyan lang po natin. And then, lagay lang po sa shaded parts. So, sa pagdidilig naman, wag pong masyadong marami ang tubig. Lagi po nating tandaan na hindi po masyadong maraming tubig. Once na didilig po tayo sa mga bagong tanim na halaman. So sa time na so ngayon guys, lagi po ako magtatanim kasi hindi po ako makalabas kasi wala po dito yung aking partner. Siguro matagal pa kasi nasa Maynila siya. So matagal pa tayo makalabas. Kaya tanim-tanim muna at this time. So ganyan lang yung aking way kung paano po ako magtanim. Well anyway, mayroon po tayong iba't ibang way kung paano po tayo magtanim ng halaman. So nasa atin na po yun. Pakiramdaman lang po natin na yung ating halaman ay kumbaga masaya siya sa kanyang kinakalagyan. So may mga time talaga na yung ating halaman ay parang nafe-feel natin na stress po sila. So so, ganyan lang siya guys. And then ito, dito ko na lang din siya ilalagay. Pati itong napakaliit, pwede na itong mabuhay guys. Ganyan lang, konting ganyan. So, yan. And that's okay. So, yun lang po guys ang way ko kung paano po ako magpropagate ng spider plant or mais-mais kasi yung tawag dito sa amin. Then, after ay diligan lang po natin ng tubig. Ganyan lang.
So, after this ay ilagay lang po natin sa shaded part para hindi po siya mainitan directly at maganda po ang kanyang tuho. So, hanggang dito na lang guys. Thank you so much for watching at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please consider subscribing and hit also the notification bell para lagi po kayong ma-notify sa susunod po nating mga vlogs. That's all for today. Thank you so much and God bless you all. Hi guys, good morning. And for today's video naman po ay mag-propagate po. Sabas. Hi guys, good morning. And for